Kaibigan, kung ikaw ay bago lang sa ating channel, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button para ikaw ay maging the champion. Ang kadiliman sa loob ng isa sa pinakanakakatakot at pinagmumultuhang gusali sa Pilipinas, yan ang ating papasukin. Ang misteryo ng Clark Air Base Hospital hanggang sa ngayon ay patuloy na dumadaloy sa kabila ng pagpasok ng modernong sibilisasyon sa Pilipinas. Sa mudsaring mga kwento pa rin ng mga kababalaghan at katatakutan ang patuloy na maririnig rito. Tinig ng mga taong patuloy na humihingi ng tulong, mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan, mga aninong tila hindi alam na sila'y wala na sa mundong ibabaw, mga espiritu na gumagawa ng marahas na tinig hanggang sa mahiwagang mga anino na tumatakbo sa mga bawat sulok ng abandonadong gusaling ito. Noong World War II at Vietnam War, ginamit itong kanlungan ng mga Amerikano upang gamutin ang mga sundalong sugatan sa gera. Noong 1941 naman, maraming mga tao sa ospital ang pinatay ng mga sundalong Hapon. Nagpatuloy ang operasyon ng ospital hanggang noong 1991. Ito ay ganap ng natakpan ng abo mula sa pagsabog ng bulkang Pinatubo. Napinsala ito ng husto sanhi ng pagsasara nito hanggang iniwan na lamang ito ng mga sundalong Amerikano. At simula noon, ang Clark Air Base Hospital ay tinagurian ng isa sa pinaka nakakatakot na lugar sa buong mundo. Sa mga madilim na konkretong pader ng hospital na ito, ang siyang saksi na kung saan marami ang nagdusa at namatay rito noong panahon ng gera. Sa mga pasakit at paghihirap at mga kamatayan na naranasan sa loob ng Clark Air Base Hospital, maaaring hindi na ito sorpresa na malaman pa natin na ang gusali ay patuloy na pinagmumultuhan at pinamamahayan ng mga elemento, masama man ito o mabuti. Mula sa pag-abandona nito, maraming mga kwento ang naipon tungkol sa mga nakakatakot na lugar nito. At marami ang nagsasabi na sila ay nakaranas ng mga paranormal sa loob ng gusali. Maraming kwento ng multo at kababalaghan ang umuugong tungkol sa Old Clark Air Base Hospital. Karaniwang pinaniniwalaan na dahil maraming tao ang ginamot rito at mga namatay, lalo na sa mga panahon ng digmaan, nakita ng mismong pader ng ospital ang napakaraming kamatayan at pighati. Mga nakakapangilabot na mga pangyayari ng pagdurusa at kamatayan ang siyang nakaukit na sa mga pader ng ospital na siyang patuloy na nagdurugtong sa modernong panahon natin ngayon. Maraming mga tao ang nagsasabi na sila ay maraming mga tinig na naririnig sa loob ng ospital, pati na rin ang mga hiyawan at sigaw ng mga taong umaaray sa sakit. Sinasabing ito ang mga tinig ng mga nakaraang pasyente, lalo na ang mga sundalong mga namatay sa gera. Sa loob ng first floor ward ng sentro ng pediatric center ng ospital, ang mga hiyawan at pag-iyak ng sanggol ay karaniwang maririnig rito. Napakarami ng mga tao ang sumubok na pasukin ang ospital, ngunit sa huli sila ay nagsisirito. Panoorin natin ang isang bidyong nakakapangilabot na pangyayari sa loob mismo ng ospital. Good day.
ng roof deck ko. May butas. May butas. Sige, dito lang ako sa side. Uy, may butas dito. Ingat ka, may butas. Tara, akit tayo dito. Bilis. Oh shit, buti ka na ako nahulog.